na pagpatay ni Monching Stewart kay Mrs. Valentina Romero. Hindi niyo pwedeng kunin yan. Hindi niyo pwedeng kunin ang pag-aari ko. Ibalik niyo sa akin yan! Ariel? 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 Nay, bakit ho? Bakit ka nandito? Papahangin lang ho. Bakit hindi ka makatulog? Hindi naman ho. Siya nga pala. Bukas ho, aalis ako. Babalik ako sa isla ng Motivista. Hindi ba delikado doon? Hindi naman siguro. At saka kasama ko naman si Daddy. Pero bakit pa? Bulago kasi ako nung napunta ako sa isla na yun eh. Gusto ko lang malaman ko sino yung mga kumukup sa akin. Gusto ko malaman ko sino yung mga tumulong. Gusto ko sila makita at makilala. Sila Alin Chole, sila Humberto, tigit sa lahat, si Kiko. Monching, sa makalawa na ang trial mo, kailangan paghandaan mo na ang testimony mo. Gusto niyo akong magsinungaling? Hindi ko magagawa yun. Monching, enough of this! Ano pa ba gusto mo mangyari, ha? Nakulong ka na! Ano ba gusto mo? Mabitay ka? Yan ba gusto mo? Monching, isang tanong. Nagpunta ka ba sa bahay na yon nang gabing yon para patayin si Valentina? Hindi. Yun ang mahalaga, Monching. Hindi mo ginustong patayin si Mrs. Romero. At napagbayaran mo na ang naging kasalanan mo sa kanya. Ayos na ang buhay ni Paolo at ni Luisa. Nang dahil sa'yo. Now it's about time that you move on and go on with your life. Monching. Monching, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Pero kailangan tulungan mo ang sarili mo. Sundin mo lang ang lahat na ipinag-uutos ko sa'yo at makakalabas ka rito. Silang ebidensya laban sa'yo. Wala. Saan mo hahanapin yung kaibigan mo rito? Magtatanong-tanong muna kung siguro tayo. Victor! Aba! Bumalik ka na! Ay, mukhang nakakakita ka na. Sabi ko na nga ba't na peking doktor yan si Maningning na yan eh. At saka, kita mo, oh, gumaling ka nang nawala sa kamay mo. Oh, kamusta na? Mabuti naman ho. Teka, pasensya na ho, tay. Pero, kayo si... Nako! Sandali ka lang nawala eh. Nakalimutan mo na ako. Si Berto. Tatay Berto? Ay, kamusta na ho kayo? Mabuti. Sa awa ng Diyos. Sandali lang. Kasi, nandito kami para hanapin si, Kiko.
Alam niyo ba kung saan namin siya mahanap? Ay, wala na siya. Kasunod mo nung umalis doon sa isla. Alam niyo ba kung saan pumunta? Ay, hindi ah. Paolo? Aling Charling? Akala ko hindi na kita makikita uli. Hindi ka nabulag? Hindi na ho. Bumalik ng paningin ko. Nagpatingin ho sa specialist sa Maynila. At tama ho yung diagnosis ng doktor dito. Halika! Tuloy! Sandali na ho. Ang daddy ko ho. Gandang araw ho. Kayo si Enrico Villafuerte. Ako nga. Bakit? Wala ho. Iba lang ho kasi yung boses ninyo sa telepono. Tuloy ho kayo. Sa mga property na pinapanap ni Madam Conchita, marami dito ang nasa gobyerno na. Iba rito na rimata na sa bangko. Tulad nung isa sa Laguna. Yung hasyenda nila sa Quezon, ano nangyari doon? Sa Quezon, inati-nati na yung mga lupang yon. Iba-iba na rin ang may-ari at may mga bahay na rin nakatayo doon. Hayaan mo, pinapatrace sa office kung sino mga nagbenta. Baka lang tayo matagalan. Siya nga pala, yung isang lupa sa Batangas na nabalitaan ko na binenta to sa isang Mrs. Matilda Balagtas. Itong deed of sale niya. Matilda Balagtas? Hindi ko siya kilala. Pero tignan mo yung pangalan sa baba. Yun yung tao nagbenta sa lupa. Siya. Bakit niya ako ginawa yun? Mahirap paniwalaan, kaya lang ginawa niyang lahat ng yun dahil sa mahal ka niya. Ayaw niyang mawala ka sa piling niya. Kahit masaktan ako, yung umumpa sa akin, siya din ho bang may kagagawa nun? Hindi ko alam. Malaking pinagbago ng ugali ni Maningning nitong mga nakaraang linggo. Saan ba siya lumipat? Hindi ko alam eh. Pinagdarasal ko na lang ho na kung saan man ho siya naroon, nasa mabuti ho siyang kalagayan. Sigo, aling-tsaling, mauna na kami. Maraming salamat sa mga tulong na naibigay niyo sa akin. Walang anuman. Maraming salamat, aling-tsaling. Fuerte ay si Antonio. Kamusta na ang hearing? Kamusta na si Monching? Pinahirapan siya ng prosecution. Idiniin dahil sa pagkaka-frame up kay Paolo. Pero hindi ako ibinisto ng anak ko ni Nam. Pinrotektahan niya ako. Hindi bale. Kung ang kaso lang ang pag-uusapan, walang bearing sa murder charge ang pagkaka-frame up kay Paolo. Isa pa,
wala silang ebidensya para i-contest na self-defense ang nangyari, di ba? Wala naman sa kanilang videotape. Sinira mo, di ba? Hindi pa. Kailangan mapatunayan na self-defense lang ang nangyari. Kapag naniwala ang judge, absuelto si Monching. Di kumbinsihin mong judge. Hindi naman mahirap yun. Na-review na namin to lahat. Pero wala dito yung sinasabi niyong tape. Dad, paano man hindi na importante yung makuha pa natin yung tape na yun? Eto, Tal, inamin na naman ni Monching na siya yung bumaril eh. Oo nga. Pero maaari natin kung self-defense nga lang. Baka mamaya nagsisinungaling na sila eh. Mabuti na makasiguro tayo. Attorney, baka naman hindi nasuyod ng mga otoridad. Sinuyod na ng NBI ang buong bahay ni Greta. Nandito na lahat ng tape sa bahay niya. Hindi pwede. Nandun lang yun. Alam kong hawak ni Greta ang tape. Hello. Attorney. Yes, I'm on my way. Sige, makita tayo. Ninyo ang nasasaktan? Stepson ko po siya. Pwede po ba ninyong sabihin sa korting ito kung ano ang nakita ninyo sa inyong tahanan noong araw ng September 30, 2001? Isa pong brown envelope. Naka-address sa akin, pero hindi naman nakalagay kung kanino galing. Mm-hmm. At ano naman po ang laman ng sobre? Isa pong V8 tape. Your Honor, may we present to this court and request to be noted this videotape as Exhibit R. So noted. Napanood na po ba ninyo kung ano ang laman ng videotape? Hindi po kaagad. Ibinigay ko sa inyo at pagkatapos sabay nating pinanood yung tape. Your Honor, may we request for your permission to play this videotape to this court? Objection, Your Honor! Wala po ito sila pag-usapan! Kakukuha pa lamang po namin ng ebidensya, Your Honor. It is unfortunate that we were not able to give a copy to the opposing counsel. Attorney Atienza, this is highly irregular. In the interest of justice, Your Honor, we feel that we must play this videotape to this court para malaman po ng lahat ang katotohanan.
Well, Your Honor, hanggang doon na lang po yung tape. Maaari pong nahugot ang kable ng video cam, kaya bigla po itong namatay. Attorney Atienza, I am confused. Bakit mo pa ipinakita ang tape na ito sa hukumang ito kung hindi naman susuporta sa iyong kaso? Well, Your Honor, nang mapanood po namin ni Mr. Villafuerte ang tape na ito, we felt that we had a moral obligation to view this tape to this court. In the interest and pursuit of truth and justice, ipinalabas po namin ang tape na ito kahit alam namin na makakatulong ito sa kaso ni Mr. Stewart. For the crime of murder, this honorable court find the accused, Ramon Stewart, not guilty because of evidence showing the act was done in self-defense. Recuerdo de amor, magbibigay lakas.